kilalanin naman natin ang isa sa sumikat na lider ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, si David Balondo. Paano nga ba siya napadpad at nakilala sa lugar kung saan marami ring naghaharing mga siga, ang Isla Puting Bato? Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Ang Isla Puting Bato ay bahagi ng Tondo sa Maynila. Napapaligiran ito ng dagat at katabi lang ito ng pier ng Maynila. Alam nyo bang dati-dati, hindi ito basta-bastang napapasok maging ng mga pulis dahil sa takot na rin na mabiktima ng mga nag-uumpugang grupo sa loob. Sa ngayon, papasukin natin ito para hanapin si David Balondo, ang nakilalang lider ng Isla Puting Bato. Mula Delpan, kailangan naming sumakay ng motor. Hindi raw kasi nakakapasok ang jeep sa loob. Hanggang sa narating na namin ang bukana nito. Papansin ninyo, isang mahabang kalye ang Isla Puting Bato. Dahil sa dami ng bahay at tao, mas sumikip pa ang lugar. Sabi nga nila, kapag nagkagulo o sunog, hindi raw agad makakalabas sa lugar na ito dahil iisa lang ang lagusan paloob at palabas. Pwede ka nga raw matrap sa lugar na ito. Hanggang sa narating namin ang dulo ng Isla Puting Bato. Napapaligiran na kami ng dagat at tanaw na namin ang pier ng Maynila. Pinagtanong-tanong na namin si David Balondo dito. Hanggang sa nakilala namin ang natitira niyang kaanak dito. Taga dito ba si David Balondo? Oo. Yung naman. Ayan ito. Ayan ito. Yung David. Lolo nila yun. Lolo namin yun. Ano? Wala kasi ano kami nalipat kasi namin dito. 1975. Nauna sa amin eh. Hindi namin ako. Pero taga dito po siya. Ito siya lumaki. Oo, kasi pagdating kami, ano na taga siya, may mga ano. Kasi 1970 kami rito eh. Sila ang unang-una rito sa brick eh. Yung ano, yung nanay po ng lolo namin, Lolo David. Nanay niya, at saka yung ano yata ng tatay ko, saka yung tatay niya at magkapatid. Kasi tatay ko pamangkin niya eh. Tubong biliran sila David Balondo noon. Noong mapadpad siya sa Maynila, nagtayo sila ng barong-barong dito. Noon pa man, dikit-dikit at puno na raw ng tao ang lugar na ito. Para mabuhay, nagbebenta ng tubig si David noon. Wala kasing source ng tubig ang Isla Puting Bato noon. Isa rin sa naging kapitan ng Isla Puting Bato si David Balondo. Pinakiusapan kasi siya ng mga taga rito na pamunuan ang kanilang lugar dahil may nakaambang na demolition order para sa kanila. Hanggang ang kanilang pakikipag-usap sa gobyerno, nagbunga. Naging maayos yung anong nangyari sa palalakad sa brick. Kung araw. So nakita po kayo dati? Opo. Hanggang paglipat sa dagat-dagata. Yung bahay na nilipatan namin, mga balangkas na yun. Yung sa dagat-dagatan. Natuloy pong lumipat po? Opo, natuloy. Cavite at saka Andas Marinas sa saka dagat-dagatan. Lakad niya yun eh. Hindi siya pumayag na walang lilipatan to eh. Yung araw, nilalakad niya to. Kaya nagkaroon ng lipatan yung Andas Marinas sa saka dagat-dagatan. Bakit po niya gusto magkabahay yung mga tao? Siyempre, yun lang naman ang may ano niya eh. May itutulong niya sa tao eh. Talagang ginawa niya ng paraan na magkaroon ng mga sariling bahay, mga tao. Pero nandun na po iba o nandito pa rin? Wala na. Pero yung mga taga-dagat-dagatan na nagkubo-kubo ulit dito hanggang sa nagkabahay ulit, yun ulit. Parang halo na rin yung tao dito. Yung iba, taga-Cavite na nalalito.
Dasma na nalipat, Dagatan na nalipat, ang kumukumuli dito ang ano kabayo eh. Ilang taon po kayo nung nakita kayo ni David Balon? Bata pa ako yun, 1970 pa eh. Ipinakita sa amin ng kanyang kaanak ang buhay sa loob ng Isla Puting Bato. Ang bahay noon at hanggang ngayon, wala pa ring pinagbago. Paano kayo dito ng PCR? Dito po. Dagat po yan? Opo. Nakayos pa nga rin, patapos kasi sa dagat. Kayo patapos yan. Dami toilet naman pala po. Tapos diretso sa dagat. Papa. Paano nagluluto na eh? Tapos, saan yung bagsakan nyo ng ano? Dagat din. Paano po dyan? Babot? Hindi. Medyo nilabago namin. Patingin nga ka, Nay. So, papasok ko ito. Opo. Tatapong mo yung tubig, sa? Diyan naman po sa lalat. Ah, dito. Pero ang tubig tumataas. Malaki din yung tubig. Minsan ko ang kasamit ko lang natin sa tulay na yan. Nagpasa tulay. Minsan malagpas. Pag may bagyo. Pabuhayin po ng mga tao dito. Yung iba, mandaragat. Ano pong nahuli nila sa dagat? Halo-halo, isda. Ano klaseng isda? Kahit anong isda na lang, basta halo-halo isda. Bangos, lalo, kaminyase, halo-halo. Pero, iba na raw ang Isla Puting Bato ngayon kumpara noon. Maano naman din, kahit paano kasi dito sa isla, kaya gusto mo lagi dito, lagi parang malapit lang ang hanap buhay. Kasi kung maghahanap buhay ka, malapit lang paghahanap buhay mo. Hindi kung katul sa malayo pa, malayo hanap buhay mo, pamasay pa. Yun lang yung katulay. Malayo. Maganda sa malapit, kaya kahit paano binabalikan ito. Kaya binabalikan. Kaya hindi umalis ang mga tao. Kayo, pero di ba dati yung reputasyon ng Isla Puting Bato, medyo hindi maganda sa paningin ng ibang tao, di ba? Ngayon ba nagbago na? Kasi ngayon nauso yung patayan dito dati. Kahit pag may pumasok dito na ibang tao, pinaghihinalaan na hindi maganda, patayin niya lang nila, walang kalamalang yung tao. Ngayon? Ngayon, wala na. Nabigyan sila ng pabahay sa Navotas. Pinuntahan namin ang pabahay na yon. Mga Balondo, marami. Isla Puting Bato. David Balondo ng Tondo. David Balondo ng Tondo. Patay na yun. Binaril dyan. Saan ko binaril? Dyan lang, mismo sa harap ng bahay. David Balondo dyan sa BPSC siya binaril. Sino kong bumaril? Hindi alam eh. Sabi eh, mga taong labas daw. Tagal na yun. Pinatrabaho. Naiiwan niya kasi yung ano niya eh. Sinasabing... Bertod niya eh. Ano yung Bertod niya? Yung agimat niya eh, na sinasabi. Iiwan niya? Naiiwan niya. Kaya siya na parin? Kaya tinambangan siya. Saan po yung bahay niya? Hindi lang ang bahay niya. Hindi lang ang bahay niya. Kaya so wala na sila dyan. Wala na. Tumagal muna siya rito. Diyan sila nanira. Tapos na naging chairman siya rito. Naging chairman siya rito? Chairman ba siya? Chairman din siya rito. Matagal lang po mabahay. Sino po may-ari niya ngayon? Wala na siya. Iba na may-ari. Matanong niya na po sa... Hanggang sa napadpad kami rito. Dito dinala ni David Balondo ang kanyang pamilya at mga kasamahan sa Isla Puting Bato. Pero noong 1987, napatay si David Balondo sa tapat ng kanyang bahay. Saan po siya pinatay? Saan po? Ngayon, saan po na yan? Hindi ka naman dati ganyan yun. Sino po pumatay? Kaya pwede magtanong, mga balon na ba dito? Wala na dito. Ha? Dati. Nangungupahan sila dyan. Wala na dito yung mga balon? Wala na. Wala na. Wala na. Kasi tatay kong ano niya, busy. Ah, tatay niya busy niya. Sila niya, sila na Sari Magos. Siya ang alali dati. Hindi David Balon. Nabutan niya siya. Bakit siya pinatay? Hindi ko nga ito. Sabi sa politika. Yung ano niya, politika. At para sa kaligtasan ng kanyang mga kaanak, lumipat na rin sila sa ibang lugar. Mga Tamagonetics, oras na naman para sa ating Tamago Shoutout! Kaya simulan na natin, mga Tamagonetics. Unang-una kay Tamagong Mark Penas,
Hi! Interesting ang channel na to. Sana ma-feature nyo ang rise and fall ng first aeronautical school sa Pilipinas and very known to DHL. Nadadaanan ng LRT ang school na to, ang Feyati University. I'm sure marami ding curious dito. Thanks sa mga informative contents ninyo. Maraming salamat, Tamagong Mark Penas, sa iyong pitch. Susubukan naming i-feature ang storyang ito sa aming mga susunod na episodes. Kaya antabayanan nyo lang, mga Tamagonetics at Tamagong Mark Penas. Susunod kay Tamagong Kryle Ebero. Pa-shoutout naman po, Idol. Tagal ko na nanonood ng vlog mo. God bless. Maraming salamat sa iyo, Tamagong Kryle, sa patuloy na pagsuporta sa aming mga video. God bless din sa iyo. Susunod kay Tamagong The Blue Boy. New friend here, pa-shoutout on your next video. Thanks. God bless. Shoutout sa iyo, Tamagong The Blue Boy. God bless din sa iyo. Susunod kay Tamagong Beltran Dalen Jr., pa-shoutout din po ka, Tamago. Subscriber po from Pasig. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat, Tamagong Beltran Dalen Jr. at sa lahat ng mga Tamagonetics sa Pasig. Susunod kay Tamagong Oliver Rivera, nice video, pa-shoutout from Saipan, USA. Hello, Tamagonetics from Saipan, USA, and Tamagong Oliver Rivera. Salamat sa'yo. Last but not the least, kay Tamagong Kylit 824, baboses ng nagdo-documentary. Feeling ko nanonood ako ng ABS-CBN tapos documentary show. Ako, maraming salamat sa'yo, Tamagong Kylit 824, at sa iyong papuri. God bless sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng mga Tamagonetics na nag-iwan ng kanilang mga comments, suggestions at mga pa-shoutout sa aming mga social media accounts. Hanggang sa susunod nating Tamago Shoutout! Yan muna, mga Tamago! O, kwentuhan tayo sa next episode! Kapit lang! Don't forget to like and subscribe!